Carview Buddies. My name is RL Franco, sa mga hindi pa nakakilala. And kung mapapansin nyo, bago yung hairstyle ko ngayon. Well, pinayodan ako ng mama. So before we start, first I would like to thank the Bagalay and Dimapilis family for letting us review their Toyota Commuter. So take note, sila rin guys yung nagpahiram sa amin nung Toyota Wigo, nung way back na nagsisimula pa lang kami sa channel namin. And guys, kung gusto nyo na mag-rent ng van, ipa-flash na lang namin sa screen and ilalagay lang namin sa description box yung number ni Tita Ruby. And guys, kung gusto nyo mag-rent nito, na-located lang yung van natin here in Tansa, Cavite. So, counting background muna tayo guys. So, the first generation HiAce was first launched in 1967. So, this is how it looks like. But this latest generation was first introduced in 2019 na meron na rin siyang kasamang hood. We also reviewed the GL Grandia and the Toyota Commuter Deluxe sa aming channel. So, i-browse nyo na lang if you want to watch that video. This version of the HiAce is a fifth generation that was first launched in 2005. So, it was the best-selling van for almost 20 years na guys. And it was facelifted noong 2015 with a new 3.0-liter turbo diesel engine. At meron din tayo guys ng dalawang version ng Toyota HiAce. First, meron tayong cargo decontent which is yung walang backseat. And this commuter na meron tayong 15-seat capacity. Sa kulay naman guys, may available tayo na color white and yung isa naman is kulay silver metallic. It costs 1.17 million for the cargo while the commuter HiAce costs 1.38 million. So for reference, yung may hood na which is the commuter deluxe costs up to 1.38 million. So magdadagdag ka pa guys ng 340,000 pesos if you wanted the commuter deluxe. Kung okay naman sa itong commuter HiAce natin dito na pang business like for example the UB Express or di kaya kagaya nila Tita Ruby na ipapang negosyo lang nila to, pwedeng-pwede na to guys at sobrang ka talagang makakatipid dito. So in this video, samahan niyo ako as we explore the features ng Toyota HiAce at kung gusto niyo tong bilhin, tingnan talaga natin tong video na to. But before we start, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Carview PH, and hit the thumbs up bell and the notification bell para lagi tayong masaya. Ngayon, pumunta naman tayo sa exterior ng Toyota HiAce commuter natin. So first, meron tayo dito multi-reflector halogen headlight. So meron na rin siyang signal light, tsaka may park light na rin siya. Sa baba naman guys, meron tayo ditong black bumper and may abang na rin siya for the fog light. Dahil nga facelifted na itong version na to, makikita na rin natin dito guys sa silver front grille na siya. And meron rin tayo ditong maintenance, hindi na siya sinama dun sa engine natin sa loob para hindi mahirapan yung may-ari ng van. So buksan natin. So, ang makikita natin dito, first is meron tayong radiator fluid, meron rin tayo ditong brake fluid, and itong kulay blue naman na to is yung sa wiper fluid. So, yan lang yung makikita natin dito sa maintenance. So, punta naman tayo sa side profile. Ngayon na nasa side profile na tayo, simulan natin dito sa ating side mirror. So, guys, yung side mirror natin dito, guys, is black plastic. So, manual adjust and manual fold na rin siya. Then, meron din tayo ditong big windows dahil nga van to. So, mas maano yung visibility natin. Mas malawak. And meron din tayo ditong door plastic handle. Tapos, disusi na lang siya guys. Gawa nga manual. So, sa gulong naman natin, ang size nan ay 195R15. So, steel rims lang siya guys. Pero ang kagandahan sa kanya is naka-block na rin siya, diba? Dito guys, harap, yung braking system natin is naka-disc brake na at samantalang suspension naman sa pinakaharap is naka-double wishbone. Samantalang dun sa likod, yung suspension niya is rigid axle with leaf spring and yung braking system niya naman ay drum brake. So yung sliding door natin dito guys, isa lang siya. So nandito siya matatagpuan sa right side. And meron din tayo dito guys na isang bintana in case na ayaw mo mag-aircon or di kaya gusto mo lang talaga ng fresh air. At dahil nga base model yung ating van dito, wala na siyang kasamang third brake light at defogger. Yung spare tire pala natin guys is nasa ilalim na siya and same lang yung size niya and steel rims na rin siya. As you can see, may black bumper pa rin tayo dito sa may likod and meron na rin tayong Toyota HiAce na sticker. So yung ilaw pala natin dito guys sa likod is lahat yan steel halogen. Then meron na rin tayo ditong Toyota logo tsaka yung black plastic dito para ternohan yung likod. So, disusi guys yung pagbukas nito. So, pagbuksan natin.
So, yan lang yung space dito sa likod. Pero pwedeng i-fold tong upuan. So, ngayon guys, kung makikita nyo na walang space kapag nakababa to, pero malaki na rin yung space kapag naman finold nyo to. So, ito, nafo-fold. Samantalang yung kabila naman, hindi siya nafo-fold. Pero kung hindi nyo naman siya kailangan, pwede nyo tanggalin yung tornilyo niya. Then, tatanggalin nyo talaga lahat to. So, ngayon guys, sa last row ako ng Toyota HiAce. And, yung seat niya is saktuhan lang for me. Pero sa mga mas matangkad pa sa akin and mas kalakihan, hindi ko lang sure kung comfortable ba dito sila sa likod. And, naka-leather seat na pala siya, guys. And, yung height ko pala, guys, is 5 flat. So, kapag nakaupo ako dito sa may bandang paa, medyo sagabal yung kulay puti dahil nga masyado siyang nagtitake ng space. Then, meron tayo tatlong grab handle. So, meron dito sa likod na tatlo. So, punta naman tayo sa third row seat. So, guys, ang una ko napansin dito sa third row seat is meron tayo dito ang pwedeng buksan na bintana. So, dalawa sa left side and isa sa right side. So, still leather seats and may makasama na siyang belt for safety. Tapos, may dalawa pa rin tayo ditong grab handle. Then, yung knee room ko and headroom, malaki-laki pa rin naman siya sa akin. So, that's all ng makikita lang natin dito sa third row seat. So, proceed tayo sa second tsaka sa first. So, guys, ngayon nasa first row na ako. Pero yung second row kasi, kagaya lang siya nung third row. Ang pinagkaiba niya lang is meron ditong nafo-fold na seat sa kabila. So, apat na tao yung pwedeng umupo. Ay, hindi, tatlo. So, meron, kung dalawang tao yung pwedeng umupo dito or tatlo kung maliliit kayo, meron din tayo dito ang extra seat pa. So, maganda talaga to pang family outing. And guys, meron pala tayo dito free air vents and manual lang yung pagka-fan niya. Pagbubuksan mo na yung aircon. And hindi ko pala nabanggit dito sa taas natin, meron tayong tatlong dugo. Dahil meron na rin tayo dito ang naka-fix na aircon. So, sa baba pala guys, nandito pa rin yung engine niya. Pero meron ding bago nga yung Toyota, which is yung Commuter Deluxe. So, ang pinagkaiba lang nun is yung sa Commuter Deluxe, nasa labas na yung engine niya. Pero dito, okay pa rin naman siya guys, kasi hindi pa naman maluwag pa rin siya sa main room ko. And, take note pala guys, yung toolbox pala natin is makikita siya dito. So, balik tayo dito. Yung space natin dito guys, is maluwag talaga siya. And guys, kahit na nandito ka lang sa pinakadulo, is maluwag pa rin siya. And yung engine pala natin dito guys, simula doon hanggang dito sa ilalim ng driver, is lahat yan engine. So, yung headroom natin, tsaka yung knee room, yan, sobrang lawak. So, ngayon, pumunta naman tayo dito sa may driver seat and passenger seat. So, guys, bago natin start sa may door panel, titan nyo muna yung susi. So, lahat ng pintuan natin ay disusi. So, ito pala yung susi niya. So, isa lang siya. Door panels natin dito is black plastic and may hawakan na rin tayo dito para hindi tayo mahirapan magbukas at magsara ng pinto. So, hindi siya naka-powered window kaya naka-manual lang siya and okay lang yun dahil nga base model lang to. And meron na rin tayo ditong bottle holder tsaka may lagayan tayo dito. Then, meron rin tayo ditong speaker. For a long period of time, the Toyota powertrain were considered the best and most reliable according to the Toyota owners. Motors practically do not break in their extensive or intensive use. This is true with the 1KDF TV. It's a 3.0-liter turbo-diesel engine, 16-valve 4-cylinder that produces maximum power of 136 PS and 300 Nm of torque. Rear-wheel drive na rin siya and 5-speed manual. Sa average fuel consumption niya naman is 12.5 kilometers per liter highway and city driving. So, proceed tayo sa interior. So guys, ngayon nasa driver seat na ako and 4-way manual adjust siya. So lapit natin dito. Ganito pala yung itsura ng steering wheel natin dito sa Commuter. And kung mapapansin nyo, wala tayong medyo makikita rito kundi yung chrome na logo ng Toyota and yung dual air SRS airbag. So tingnan natin kung tilt and telescopic ba siya. So tilt siya, pero hindi siya telescopic. And titignan natin guys kung malakas ba yung busina nito. So yan, sobrang lakas niya. Dinig na rinig mo talaga. And yung stokes natin dito is lahat naka-manual.
And yung instrument cluster natin dito, guys, is naka-analog lang siya. And ang makikita lang natin dito ay yung temperature, speedometer, odometer, tsaka yung fuel. So, maganda sana kung meron na rin siyang tachometer dahil nga manual siya. And meron na rin tayo ditong abang, tapos yung aircon vent, lagayan ng coins, tapos may mga abang pa din. Tapos sa baba, lagayan ng phone, and yung sa bukasan ng gas tank, and yung sa maintenance bay. And guys, dito naman sa may taas, may makikita tayo ditong visor. So, parehas yan yung sa passenger and driver seat. Wala silang salamand and ilaw, pero meron silang lagayan ng cards. Meron na rin tayo ditong isang map light. Then, meron na rin tayo ditong manual rear view mirror. So, yung grab handle pala natin dito, guys, is wala. Isa lang siya. Pero dun sa passenger seat, meron siya dito. Tsaka meron na rin siya dito. So, dalawa yan. Then, yung sa dashboard naman natin, plastic lang siya. And ito ata is para dun sa airbag. Tapos, meron na rin tayo ditong glove box. So, malaki-laki yung glove box natin. Tapos, meron na rin tayong lagayan dito sa baba. So, yung upuan natin dito sa passenger seat is two-way adjust lang siya. Hindi siya na-i-slide, pero na-re-recline siya, guys. At kung wala namang uupo sa gitna, pwedeng-pwede natin i-fold tong middle. So, proceed naman tayo sa center console. So, first, may makikita tayo dalawang aircon vents, magkabilaan. And kung mapapansin nyo, guys, yung 2D natin dito is digital touch na. So, meron tayo ditong auxiliary, radio, Bluetooth, and CD. So, sa baba niya, meron tayo ditong hazard, lagayan ng cards, and yung sa fan natin, tsaka yung sa modes, kung ano yung gusto mong airconan. And meron na rin tayong temperature. Sa right side naman, meron tayong kung gusto mong buksan yung aircon sa likod. Ito na pipindutin mo. Then, ito naman, kapag may nakaiwan nung may bukas na dome light, pwede mo na siya patayin dito para less hassle na hindi ka napupunta dun sa likod. So guys, dahil nga wala tayong cup holder na makikita dito, dito natin siya makikita. So, maganda siya dahil kapag hindi kailangan, pwede siyang isarado. So, dalawa siyang cup holder para sa passenger seat tsaka sa driver seat. And meron na rin tayo ditong lagayan ng ashtray. Tapos sa right side niya naman, may 12-volt socket tayo dito. Bubuksan lang natin dahil may takip siya. And ito, 5-speed manual shift knob. So, you retain na siya. And meron na rin tayo dito, guys, dito na pull-type handbrake. So ngayon, tapos na ako mag-review ng exterior and interior ng Toyota HiAce Commuter. Sana marami kayong na-pick up sa mga sinabi ko. And kung gusto nyo mag-rent, ipa-flash ko na lang ulit yung contact information ni Tita Ruby. So help na lang natin sila sa kanilang business. And kung gusto nyo rin naman mag-negosyo, like the Lazada or mag-UV Express kayo, pwedeng-pwede na kayong kumuha nito. Murang-mura na lang, guys. And lastly, my name ulit is Zarel Franco. And thank you for watching my videos. And don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. See you on our next videos. Bye-bye!